Naranasan niyo na po ba na magkomento dahil yung isang tao na kakilala mo masyadong napaka-relihiyoso? Tapos sasabihin mo, "Nako, pakitang tao lang yan. That is just a pretense. That is not sincere religiosity." Nasubukan niyo na po bang maghusga ng ganun, mag-judge ng ganun? Kasi ako po marami. Particularly, ang naalala ko, nung pagpasok ko po sa Missionaries of God's Love, so napunta po ako sa Australia kasi doon po ang simula ng aming formation, makikita mo doon ang iba't ibang klase ng mga religious men. No? Ang iba, gumaganon sila pag nagro-rosaryo. Hail Mary, full of grace, the Lord. Nakaya niyo yung ganon, mag-rosaryo ng ganon? O, di ba? Sa atin dito, nag-Hail Mary. Ah, hindi pala. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of the... Mabilis, no? Kasi nagmamadali. Siguro may hinahabol. So, ayun, parang wala na sa isipan. Tapos makikita ko yung isang brother ko, nakakapasok lang. Mga ang pinag-uusapan natin dito, mga first year or second year MGLs. Ayan, nakaganon siya. Hail Mary, full of grace. Ay, bubulong naman. Kasi hindi naman pwedeng lakasan kasi quiet prayer yun, no? Tapos ang iba, buong isang oras silang nakaluhod. No? So in front of the Blessed Sacrament. Masakit kaya yun? Isang oras kang nakaluhod? Masakit po yun? Tapos ayun, nakaluhod sila. Ang iba naman, grabe kung maka-fasting. No? Halos every day na lang nagfa-fasting sila. So ayun, yun po ang nakita ko dun sa pagpasok ko sa MGL. No? Mga una at ikalawang taon ko. Siyempre, may bahagi sa puso ko na natithreaten. Uy, mukhang banal sila. Pero doon pala sa kaibutura ng aking puso, hinuhusgahan ko sila. Ang sinasabi ng sarili ko, ng puso ko, hindi naman yan totoo. Pretension lang naman yan. Tingnan mo. Lalabas yan ilang buwan pagkatapos. Lumabas nga ilang buwan pagkatapos. Tama ba ako sa aking judgment na pakitang tao lang yung ginawa nila? Paano kung totoo talaga sila nagdarasal at kailangan lang silang lumabas? Bakit kaya ang isang tao, bakit kaya ang tao masyadong threatened pag may mabubuti tayong nakikita? Pag ang kakilala natin masyadong banal, masyadong palasimba, masyadong matulungin, masyadong mabait, bakit pinagdududahan natin? Ano po kaya sa palagay ninyo? Hindi po kaya dahil hindi tayo ganun at upang maramdaman natin na equal tayo, kailangan natin silang sirain sa ating utak para magkapantay na tayo. Hindi kaya ganun? No? So pag sira na sila sa utak natin, may malis na, may malisyosong idea na sa utak natin tungkol sa kanila, ayan, pantay na tayo. Yun siguro ang ginawa ko noon, no? Dahil hindi ako nagro-rosaryo ganun. Hindi ako lumuluhod ng isang oras. Sisirain ko sila sa utak ko para pantay na yung kabanalan namin. Sa utak ko lang. Because at the end of the day, it's not us who would be able to truly see the hearts of people. It is God. Ang Diyos po ang tunay na nakakakita sa puso ng mga tao. Nagdasal man yan o hindi nagdasal, hindi natin alam kung ano ang lalim ng pananampalataya ng tao na yan. I have met both types of people. No? Yung malalim ang pananampalataya, ngunit hindi show off. Hindi mo mas hahalata
na malalim ang pananampalataya niya. Malalaman mo na lang kapag nagkwentuhan na kayo. Meron din na totoo talaga at genuine talaga ang pananampalataya nila kahit na napaka-obvious din. Kasi araw-araw magsisimba, araw-araw naglorosaryo, mga ganun, no, na mga bagay. Kahit na external yung expression nila, yung external expression na yun nanggagaling sa kaibuturan ng kanilang puso. At nalaman ko lang din dahil na nagkwentuhan kami. Pero siyempre, marami rin akong mga na-meet, no? Na mga yung kabanalan nila, yung kabanalan nila external lang. Nakikita lang sa panlabas. Pero pag nalaman mo yung ugali nila, nakakasuka. Baka nga isa ako sa mga ganun, di ba po? Ang nakikita nyo lang naman sa akin ngayon ay yung external side ko. Paano kung hindi ako totoo sa aking mga homilies, sa aking mga binabanggit na pagninilay sa inyo? Paano kung ang sinasabi ko sa inyo, mahalin ang kapwa, pero pagdating ko doon sa pagdating ko sa bahay namin, iniiwanan ko lang yung plato doon at hindi hunuhugasan. Oh. Hindi nyo alam yun kasi hindi naman tayo magkabahay. O totoo ba ako sa sarili ko nung sinabi kong mahalin mo ang kapwa mo? Kasi pagpapakita yun ang pagmamahal sa kapwa. Yung paghuhugas ng plato, no? Para hindi sila mabigatan sa ginagawa nila kasi nagpadagdag ka pa. So yung ganung mga bagay. See, I just want to I've shared that to you because I want to highlight at the end of the day, hindi niyo po fully mauunawaan ang kabanalan ko. Kahit na nagkukwento ako sa inyo ng mga bagay na pangkabanalan, hindi niyo po pwedeng sabihin si Father Glen masyadong banal. Bakit naman? Kasi yung mga humilis niya tungkol sa kabanalan, hindi po. Hindi po yun ang sukatan ng kabanalan. Ang sukatan ng kabanalan, alam niyo po ba kung ano? Si Kristo ang sukatan ng kabanalan. At hindi po natin masusukat yun sa bawat isa. Unless yun po ang gusto niyong maging trabaho sa buhay ninyo. Gusto niyo po bang maging trabaho yun? So araw-araw na ginawa ng Diyos, titingnan mo yung mga tao at tatanungin mo sila, paano itong mga tao na ito naging Kristo sa buhay ko? Paano sila kumikilos bilang Kristo? Wow, wala kang ibang pinag-aabalahan, kapatid. Yan lang, di ba? Pero dahil may mga trabaho tayo, minsan wala na tayong oras nun. No? At hindi na kailangang isipin masyado natin yun. Bakit? Dahil ang utos sa atin ng Diyos, tingnan ang ating mga sarili. Magsimula sa atin. Ang pagninilay at tingnan at suriin natin ang ating buhay kung ito ba ay sumasalamin sa buhay ni Kristo. Bakit? Dahil sa una nating pagbasa, ano ang sabi? Yung mga malisyoso, mga judgmental na katulad ko, ano sabi nila? Tingnan natin yung mabuting tao na yan kung tatagal yan. Diba ganun yung linyahan natin? Ganun yung linya ko noon. Na sabi ko, di yan magtatagal. Masyado yata akong hindi abala sa ginagawa ko sa buhay at may oras pa akong bantayan yung ginagawa ng iba. Tama po ba? Busy na po tayo, abala na po tayo sa iba nating mga ginagawa. Bakit kailangan pa nating bantayan yung iba? Pero you see, eventually, etong panghuhusga ng mga judgmental na ito, no? Ibabato nila itong panghuhusga na to kay Kristo. Na siyang tunay na mabuti. At tunay na ipinakita ni Kristo sa atin, tatapusin ko ang panghuhusga ninyo na sinasabi nyo na hindi ako magtatagal kahit na buhay ko pa ang kapalit. Ibibigay ko para sa kabutihan, para sa pagmamahal. At nagawa nga ni Kristo yun. Tahimik niyang ginawa.
Kaya ito ang paalaala sa atin mga kapatid na sa mga oras at sa mga panahon na nakakaramdam tayo, no, na natitreaten tayo sa mga mabubuting tao around us. Kasi parang mukhang mga banal. Hindi rin natin alam kung totoong banal, no? Parang mukha lang banal. Pero mukha man silang banal o hindi banal, hindi na natin yun business. Ang business natin ang ating mga sarili na tunay na makita si Kristo sa ating mga buhay. Si Kristo ang maghuhusga sa bawat isa sa atin, hindi tayo. At palalahanan natin parating ating mga sarili sa mga panahon na nagbubulong-bulungan tayo. At sinasabi natin sa ganitong intro, hindi naman sa panghuhusga, ano? Pero, pag may mga ganong intro, I'm not being judgmental, ha? Pero, ayan, huwag nyo na pong dugdagan yung pero. Huwag na po nating dagdagan yung pero. Sabihan natin ang isa't isa, huwag mo nang dagdagan yung pero, kapatid. Huwag mo nang dugtungan. Ipagdasal na lang natin. Mas mainam pong gawin yon kaysa magkasala tayo. Amen.